sabi mo nga may politika din sa loob ng ABS, sobra. Sabi niyo, di ba? Ano ibig niyo, ano po ang ibig sabihin niyo na may politika sa loob ng ABS? There's so much. Okay. Kapag artista kang tagalabas, kasi may mga pool of artists sila sarili eh. May Star Magic. May mga alaga yung mga executive sa loob ng mga artista. Napansin mo naman, sila-sila lang napapanood sa mga teleserye dyan. Sila-sila rin napapanood sa mga nadyan-dyan sa mga pa-contest nila dyan. Wala nang iba. Wala nakakapasok na ibang artist sa labas. Meron ba? Meron bang tumatagal ng mga tagalabas dyan? Siyempre hindi. Kapag ang artista ay medyo hindi nagustuhan ang kapo artista niya na hindi taga ABS-CBN, ay tsutsugiin nila yan. Kasi sabihin na hindi komportable si artista namin eh. Kasi may ginawang kapalpakan itong artista sa labas eh. Kahit wala naman talaga. Alam mo yun? At saka sila-sila rin dyan. Kasi sila-sila, there's so much monopoly inside. Ang mga artista lang na mapoperform, ang mga artista lang nila ang dapat mag-regular dyan. Walang pwede makapasok sa labas kahit hindi gaano kagaling. Hala, sayaw ng sayaw, kanta ng kanta sa ASAP. Kahit ang mga bosses ay, Lord, maawa naman kayo sa amin. Maawa kayo sa mga nalituod. Just go, si Kim Chu. Malamal kayo si Kim Chu. Pero my God, tigilan nyo papapakanta sa kanya sa ASAP. Maawa kayo sa amin. Okay, Sir Jobert, hindi po ba kaya nasasabi niyo po ang ganito dahil nagkaroon din po kayo ng issue sa ABS-CBN nung binigyan po kayo ng suspension? Ako, I have to admit, of course, no. Syempre, masama ang loob ko. Pero I am no to shut down, ha? Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao doon ay kaaway ko. Meron lang mangilang-ila na ayaw sa akin. So, bakit natin dadami ang istasyon? I have so much gratitude to ABS-CBN. Hindi ako traidor na tao. Hindi ako walang utang na loob na tao. Ang sinasabi ko dito, yes, iba ang laban ko. Ang kinukonnect ko na ito sa kanilang laging advocacy na sinasabi na, maawa kayo sa 11,000 employees na mawawalan ng trabaho. Maawa kayo sa mga pamilya ng mga ito na walang makain because syempre they are dependent sa kinikita na sa ABS. With this closure, maapektuhan sila. Ibinabalik ko lang sa kanila, you are saying that, naawa ba kayo sa amin? Naawa ba kayo sa akin? Nung basta na lang nila ako, basta nyo na lang ako sinuspend without pay, in-specify nyo pa? Since January 7, January 10 ko natanggap yung papel. To this day, hindi ko nga alam kung anong estado ko eh. Hanggang sa napilitan na lang ako mag-file ng case, sa ng complaint, sa DOLE. Because it's work-related. Because hindi naman biro ang aking 17 years din naman ako sa DZMM. Hindi naman ito kahapon. At opo, tsaka Sir Jobert, pinapanood kita sa mga sa programa nyo with the Papa Awel Pass, no? So, sa 17, sa 17 years mo sa DZMM, ganun na lang ang sama ng loob mo dahil bigla-bigla ay may suspension. Masakit, masakit because tinuri mong pamilya yan eh. Yung sinasabi ninyo na maaawa kayo sa mga taong apektuhan, marami kami, na sinipa nyo ng ganun-ganun na lang. Ganun ba talaga ang labanan ngayon sa inyo sa loob? Kapag you think, kasi you know, there's so much politics inside eh. There's so much politics inside. Kung ano sasabi yung politika sa labas, literal na politika, mas grabe ang politika sa loob. Sabi ko nga, iniiwan ko nga sa kanila yan eh. Hindi ko naman sila pinakikialaman eh. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Hindi naman tayo perfectong tao. May mga sablay ka minsan, may mga gato. But why not just warn? Bakit kailangan basta sibak agad? Ang hindi lang maganda, ang hindi lang maganda with what they did to me. They deceived me. Kumusta po, Sir Jobert, yung takbo ng kaso na i-final yung illegal dismissal sa DOLE? Yes, I submitted that sa DOLE with my lawyer, Attorney Ferdy Topacio, sometime in March, I suppose. No, March, yes, early March. Because that was almost 2 months na ako walang work that time. At hindi naman ako makalipat sa ibang work because of the same platform. Kasi nga, may kontrata ako with them until December 31. Alam mo naman yan sila, sisilipan ka nila pag lumipat ka sa iba, kakasuhang ka nila. Mahusay ang mga yan dyan eh. Ibang klase patalikod sila lumaban eh.
Doon po sa nagawa ninyo, Sir Jobert, na tungkol nga kay Nadine Lustre, no? Hindi po kaya dahil sa kakumpanya nyo, kasama nyo sa ABS, kinanti ninyo, kaya gano'n nangyari? Yun din, maaari yan. That's valid. Kasi sakit talaga ng ABS yan. Siyempre, ako naman, with due respect to the other artists outside of the network. Pero siyempre, ang mga maiinit na mga artista ay nasa loob ng ABS, where I worked for. Diba? Yes. So siyempre, mas gusto marinig ng mga tao kung ano makaganapan sa buhay nila. Diba? Mm-hmm. Yes, so siyempre, kasi showbiz ang beat namin, ng aming show. So siyempre, we talk about them. Pero hindi naman lahat goody-goody kasi lahat ng mga pinagagawa ng mga artist namin. May mga pagkakatayo, lumilihis sila sa tama. Minsan, pag napupuna mo yon, nagagalit ang istasyon. Because ang katwiran nila, nasa code of ethics daw namin, na hindi dapat pinipitik ang mga artista ng taga-ABS. Mm-hmm. Ikaw na naman, hoy, ano to, puro lang tayo mag-promote ang pelikula ng Star Cinema? Sino manunod sa amin pag wala na medyo konti at init at anghang ng konti ang aming pag-uusapang topic, we do some commentaries. Si Papa Awel nandiyan naman para balansin ang aking mga points, di ba? Yes, kasi, yes, you know, I've always been very vocal and passionate in every discussion. So yes, ako kasi, I cannot hide it. Kapag mali, okay. Pero syempre, bilang nagtatrabaho rin sa ABS, maswerte nga sila eh. May konsuelo pa yun. Kasi may konting simple cow din na dating. Alam mo yun, hindi mo rin pwedeng banatan ng todo. Kasi iniisip ko rin, kapatid ko rito sa istasyon, kumbaga pinipitik lang ng konti, pinapaalalahanan. So mali pala yun. So ano gagawin natin? Lahat na lang, oy, ang bait niya, ang ganda niya, lahat, puro ganun. Diyos ko, baka wala naman nun sa amin. Alright. Okay. So ngayon, kung manunood ngayon ang mga dati mong boss sa DZMM and ABS-CBN, anong gusto mong iparating sa kanila, Sir Jobert Sukal dito? Ang pakiusap ko lang sa kanila, okay, tigilan na ninyo ang paggamit sa mga tao. Ang probinsyano, ang ABS-CBN, ay mahal ng taong bayan sana yan. Pero hindi ito ginagawa para sa mga Pilipino. Negosyo nyo ito eh. Inalam nyo kasi kung ano mabenta, di ba? So, ang negosyo nyo, congratulations because na-achieve nyo yan. Pero stop using these people as human shields, okay? Huwag nyo paniwalaan ng mga tao na kayo ay mabubuti, okay? Because pareho ng iba, you are also heartless. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan. Isipin nyo kung gaan pasakit ang mga ginawa nyo sa mga cameraman in 2010. More than 100 of them. Yung pinadala nyo sila sa mga five-star hotels at pinakain na masasarap. And right after that, ay tinanggal nyo, para i-announce sa kanila, tanggal na pala sa trabaho. Yung ba ang mga kapamilya? Ganyan pala kayo? Sa bagay, naranasan ko rin. So, kumbaga, naranasan ko rin. Kaya hindi ito bago sa akin ngayon. Pero, pinakain ba kayo na masarap bago kayo binigyan ng suspension? Hindi nga eh. Niloko pa nila ako eh. Ang sinabi, mag-apologize ako eh. Yung pala, nilinlang ako eh. Akala ko, okay na eh. Mas lumala pala eh. Then, yun ang sinabi ko. Kumbaga, just work on your renewal, just work on the requirements, at pagkatapos niyan, tsaka kayo mag-isip na susunod na hakbang. Don't choose these people. Naaawa ako sa kanila. Kumbaga, huwag nyo silang gamitin, huwag nyo silang paglaruan. Alright. Natingnan yung tuloy nangyari kay Coco at kay Kim, pinaglaruan tuloy, hindi nyo man lang in-script ng maayos. Sobra, trending, sobrang trending ngayon si Coco and Kim at maraming mga cut-cut, you know, mga viral videos nila. Oo, yeah, ginawan pa parang, feeling ko tuloy mo, napapahiya din dalawa. Yes, alam nyo, kung talaga mahal nyo sila Kim at Coco, dapat hindi nyo hinayaan mangyari ito. Alright. Dapat the executives should have spoken. Sila dapat ay magsasalita because this is something legal. Yes. Pang-management yan eh, yung issue na yan eh. Bakit? Pag nag-react yung isang taga Quezon City na fan, taga Tondo na fan, o taga Iloilo na fan, mga kababayan natin dyan, in support of ABS-CBN, bakit? Pag nagbasag sila ng TV kasi hindi na napapanood ang probinsyano, palagay mo, ibibigyan ka ng franchise? Hindi naman sila makakasagot niyan eh.
Diba? Yeah. There is a proper forum and proper venue for that. Congress, yes. NTC. Yun ang ayusin nyo. Ayun tuloy kawawa si Coco at saka si Kim na paglaruan. Nagbuka tuloy pero si, si Coco ba, Sir Jobert, ay malapit sa puso mo at si Kim Chu? Mahal ko mga yan. But of course, hindi ako pwede magbulag-bulagan sa sinabi ni Coco na sinabi niya na paano ng pamilya ko, ano papakain ko sa kanila? Yaman ni Coco. Sabi ko nga sa iyo, tatlong taon hindi lumabas ng bahay yan kahit quarantine siya for 3 years. Araw-araw pakainin mo ng steak yan. May pambili yan, may pera yan. How about Vice Ganda? Talaga bang kahit hindi siya magtrabaho? Ayun o, kasama niya si Ayon Perez. My gosh! Happiness siya, di ba? Pinipromote nila lang ang pwede nila. Pati sa kanila mga, ito mga issue na ito, nakikita ko sa mga videos eh. Kasama si Ayon, di ba? Puro promo sila ng love affair nila. Okay lang yun. Di ba? Yes. Congratulations. Pero at least, at least yung mga artista pa rin na mga dati yung kasama ay mahalaga pa rin sa puso nyo. At Sir Jobert Krasokal dito, maraming salamat sa inyong oras. I will forever love them. Yes. Kaya kita mo, hindi ko sa kinakante. Siyempre, si Coco lang at si Kim ay napaglalaroan ng konti ng, sa Kandikis of the Video. Pero mahal ko mga yan. Mahal ko mga yan. Kasama ko sa mga trabaho yan. Maraming salamat for having me, ha? And thank you so much. I'm so happy. I'm so glad na nakausap kita kahit online, Sir Jobert. Salamat sa paniniwala. Because, you know, naramdaman ko yung sincerity eh, na invitation. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Sana marinig kita ulit sa radyo at mapanood. Maraming salamat, Sir Jobert. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. At yan po, nakausap natin si Sir Jobert Sukal dito para sa kanyang mga pahayag. Maraming salamat. This is Brother Bear. At mapapakinggan nyo rin ang interview kong ito sa aking podcast. That is Brother Bear Podcast on Spotify. Thank you and goodbye, everybody.